Kung mapapansin nyo, may hawak tayong isang kandila rito. May nag-comment kasi sa atin, ano daw mangyayari sa isang carbon material na bike kapag sinunog mo ng kandila sa loob ng isang minuto? Mabubutas ba? Madidin, masisira, mabubroke, o kung ano-ano pa. Yan ang papakita natin. Ano pang hinihintay natin? Pakita na yan! Ayan o, oh. Masusunog ka ba? Masusunog ka ba? Magandang araw na naman sa atin lahat. Bago natin umpisahan itong video na to, disclaimer lang po sa gagawin natin video ngayon. Hindi tayo ganun ka-eksperto sa ganitong eksperimento ha. May nag-comment sa atin, ano daw ang mangyayari sa isang carbon material bike kapag sinunog mo siya sa pamamagitan ng kandila sa loob ng isang minuto? Mabubutas ba? Madeden? O mabibiyak yung carbon material na bike na pinapagawa niya? Ngayon, susubukan natin yun ha. Ito nga pala, huwag niyong gagayahin to kung wala naman kayong carbon material bike sa bahay. At saka, yung tipong nag-aalangan kang gawin kasi nga, masisira yung bisikleta mo. Ngayon, papakita natin sa inyo kung ano ba yung kahihinatnan ha. Tara, samahan niyo ako. Sabi nga nila, pakita na yan! Ling magpapali! BNP TV! Yun, so what's up mga kameo, magandang araw na naman sa atin lahat ha. Meron tayo rito mga tatlong carbon bike material. Kung makapansin nyo, mga carbon po yan. Pakita natin, ayan, carbon T700 and carbon T800 materials yung mga bike na to. Ngayon, may nag-comment sa atin, anong nga mangyayari kapag sinunog mo siya ng kandila sa loob ng isang minuto? Mabibiyak ba? Mabubutas yung carbon material nitong ano na to, T700 and T800. Ngayon, sa seat post, pumutol tayo. Ayan o, pansin nyo ha. Galing po dyan yan, carbon po yan. Ayan, carbon. Galing po rito yan. Ayan, galing po sa seat post yan. Carbon material na T700 and 800. Ano nga bang mangyayari kapag sinunog natin to ng kandila sa loob ng isang minuto? Ayun ha, ganyan, sabay-sabay tayong bumilang, wala tayong timer. Bibilangan na lang natin para ano, sabayan nyo ako magbilang ha. Ngayon, uumpisahan natin. Ano nga mangyayari dito sa carbon material na to? Ito nga pala, huwag nyong gagayahin to. Lalo na, disclaimer lang ulit ha, hindi tayo ganun kagaling sa mga ganitong eksperimento, social experiment. Papakita lang natin sa inyo kung gaano katibay. Naisip ko nga kung alloy siguro to, hindi mabubutas. Ito, sa malamang ko, titignan natin yung ano nito. Ayan, isang minuto ha. Na, nakadikit po yan. 60. Ayun. Mapapansin natin ito. Ito yung patayin muna natin yung kandila natin, 60. Ayun po yung ano, yung carbon material na bike. Ayun po yung nangyari. Tingnan natin. Ayun po. Napansin ko sa kanya, all goods. Nabura lang po yung pintura niya. Ayun o. Nabura yung pintura niya.
pero matibay. Eh no. Pintura lang po yung nabura sa kanya. Sa mga na ang init. Sa mga ano diyan, yung gustong bumili ng road bike na carbon, kahit MTB, napansin ko sa kanya, madali rin siyang lumamig. Nakita nyo, dikit na dikit, wala pong daya yun, wala camera trick. Ayan po yung nangyari sa kanyo. Ayan, nabakbak lang yung pintura niya. Yung pinaka-ibabaw na layer. Pero, hindi siya totally nabutas. Ayan o, mapapansin nyo po. Ayan. Diba? O sir, ito ha, napagbigyan kita sa gusto mo. All goods, pag bumili ka ng carbon, hindi siya ganun kadaling mabutas kapag pinagtripan ng ibang mga tropa mo. Diba? Sabi ko nga, disclaimer lang sa video natin. Hindi tayo ganun sa kagaling sa ganitong mga gawain. Hindi tayo eksperto ha. Pero all goods, pag bumili ka ng isang carbon. Diba? All goods, 1 minute pa po yan ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless all. Thank you. All good. So, pintura. Yan yun. Unang layer. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.